Good morning mga Kaps! In today's video, tuturuan namin kayo kung paanong maghasa ng lagari. So ito yung tamang proseso. Mahalaga na dapat bago ang kikil at yung lagari na hinahasa namin ay bago ito. Yan ay 24 inches o 2 feet. Kailangan sa paghahasa ng lagari, huwag mo aapihin yung isang tamo. Dapat parehas. At medyo naka-slant o nangyago na yung tulak ng kikil. Dapat natulok bawat dito. Bawat isang talim. Tapos ano yan? Taulak-taw, no? Isang laktaw ito. Depende din sa ano yan. Sa may pinaka hawig. Kung wala kayong pang-ipit mga cups, alternative ay puputol kayo ng kaprasong plywood para maipit ng gatok. So, hindi na nagamit ito. Tapos, i-adjust ko na kung nasaan yung panel. So, yun ang kanang proseso ng paghahasa ng lagari. Wow! Wow! Mapapansin nyo yung slanting niya, position ng panghasa natin o ng kikil. Medyo nakahilig siya ng konti. Nakalagin nyo siya. Susundan natin yung nakahawig ng panin. Kasi pag diretso, makawala ng silbi yung pagkahasa. Para hindi maganda kumain sa lagari. So, after ng isang panig na mahasa, i-rotate natin yung lagari, tapos yung kabilang panig naman ng hahasain. Pagitan ng isa ang pagtutulak, bali apat na pieces sa isang talim, pagitan isa. At pag ni-rotate natin yung isang yung lagari, doon naman yung kabilang side na hindi nadaan ng kapil. So, 4 times every talim para maging maganda yung at matalim talaga yung ating sabay.
ngayon mapapansin nyo mga kaps yung talim ng ating lagari. Left and right yung pinaka talinga. Kasi yun yung pinaka daan ng lagari para hindi siya maipit dun sa kahoy na lalagari. Lahat ng lagari mayroong ganun mga kaps. Kaya so yan, okay pa yung daan niya. So kailangan lang hasain para mas matalim siyang gamitin. Tingnan mo rin ha. Yung bumabaya. Pare-pare sa taas. So ang dahilan kung bakit apat na beses sa isang talim ay para hindi bumaba yung isang talim o para pantay-pantay yung kain ng kikil. Hindi magkakaroon ng even na parehas ang diin. Para yung talim ay magiging pantay-pantay din. So, ang dahilan kung bakit yung ibang nag-ari mapurol dahil sa hindi nila nagagawa ng tama yung paghahasa ng nag-ari. So, 4 times every talim sa bawat panig. Ngayon, testing na natin kung matalim talaga yung paghahasa ng nag-ari. So, maramdaman nyo rin sa tunog pa lang at sa gamit ng nag-ari kung okay at matalim na yun. Sino bumili na ito? Wala na ito, Eman. Ikaw. Gano'n na tulak na gano'n. Ha? Kung gano'n kakabay na gano'n. Yun ang kailangan. Hindi yung gano'n lang, oh. What? Tunog pa lang ng lagari, makapansin na natin na nakalim talaga yung ating pinasa na